Guys, welcome to my YouTube channel. Ang topic natin for today's video ay ang bagong proseso sa pagkuha ng student permit. Iga-guide ko kayo sa mga qualification at requirements sa pagkuha ng bagong student permit natin sa Pilipinas. Number one requirements, guys, ikaw ay dapat 16 years old pataas, physically and mentally fit, marunong bumasa at sumulat ng Pilipino o Ingles o anumang dialekto sa inyong lugar, at naka-accomplish ka ng TDC o Theoretical Driving Course. Ang Theoretical Driving Course ay isang seminar tungkol sa basic sa pagmamaneho. Ito ay 15-hour seminar na bali hahatiin sa hati nito sa tatlong session. 5 hours kada session. Nakukuha ito sa mga LTO offices o LTO accredited driving school. Pala guys, ang ating mga requirements sa pagkuha ng student permit. Number 1, application for driver's license form or ADL form. Number 2, birth certificate issued by PSA, photocopy and original or passport. For married women, kailangan nyo po ng marriage certificate issued din ng PSA. Kung ikaw naman ay wala pang 18 years old, ikaw ay 16 to 17 years old, kailangan mo ng notarized consent and ID of parent or guardian with photo and signature. At kailangan nyo rin po ng medical certificate from LTO Medical Accredited Clinic. Meron po sila niyan sa kanilang mga offices ng LTO. Para naman sa mga foreigners, kailangan natin ng passport, original and photocopy. Number 7, kailangan natin ng valid government ID. PIN ID naman po para sa mga nagtatrabaho, employed. At kailangan nyo rin po ng certificate of completion sa theoretical driving course na nanggaling sa mga LTO accredited school. Pag pumasa na po kayo sa mga qualification ng hinihingi at requirements, pwede na kayong pumunta sa mga LTO offices at sa mga LTO extension offices. Unang step, magkano nga ba ang magagastos sa pagkuha ng student permit? Ang application fee po ay 100, 100 pesos, at ang student fee permit ay 150, computer fee 67.68. Tapos kailangan nyo rin po kumuha ng medical certificate na nagkakalaga ng 400 to 500 pesos depende po sa pupuntahan nyong medical clinic. Pero nag-range po ito ng 450 to 500 pesos. At ang certificate of driving course completions, nagkakalaga ito ng 1,500. At ang total na student permit natin ay 2,297.63. Yan po ang ating total na magagasto sa pagkuha ng student permit dito sa Pilipinas sa panahon ngayon. At ito ay may maximum validity na 1 year. Pero after 1 month pa kayo pwede magproseso ng non-professional driver's license. Okay guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, huwag nyo kalimutang i-click ang notification bell at ang subscribe button para updated kayo sa mga in-upload kong mga bagong video. At sa mga susunod nating upload, tatalakay naman natin ang pagkuha ng non-professionals driver's license. Kita-kita tayo guys. Bye-bye!